Welcome back to my channel. Ngayon ay ito yung pinakahihintay nyo, yung ituturo ko sa inyo yung another way kung paano makakuha ng PhilHealth number online or ma-verify ninyo ulit yung mga PhilHealth number nyo dahil nawala nga. Ito yung another way. Kasi yung nakaraan, tinuro ko sa inyo kung pa sa website nila kung paano mag-register. Dahil ngayon ay maintenance at kailangan nyo pumunta sa branch nila, kaso yung iba ay malalayo sa yung bahay nila sa branch. Kaya katulad ni Joseph Ramos, malayo daw yung branch sa bahay nila, kaya hindi siya makapunta. Ito yung mga another way ng PhilHealth para makausap mo sila or makuha ninyo yung mga PhilHealth number ninyo ulit or makaregister. Pwede nyo silang tawagan sa hotline nila. Ito yung number 02844174422. Trunk line na magsasalita dyan, yung robot voice nila. May nakalagay na press 1 for Tagalog, press 2 for English. Kayo na bahala guys dyan kung paano, kasi madali lang naman intindihin yung sa hotline robot nila. And bago nyo makausap yung agent ng PhilHealth. Yung hotline na yan ay sakop lamang po ng NCR o Metro Manila. Yung mga hotline na province na malapit sa inyo ay pwede nyo i-search sa www.philhealth.gov.ph sa website po mismo nila at hanapin ninyo yung Directory of Offices of PhilHealth. Okay, i-search nyo na lang yan sa Google para direct na kayo doon mismo sa site na yan. And then tapos sa screen po makikita ninyo na i-click nyo po yan mismo. Tapos may lalabas po yung kung anong lugar kayo. I-click nyo ba Quezon or Laguna. I-click nyo po yan. I-click nyo yung lugar na sa inyo. May lalabas na contact details or hotline sa baba. Yan yung pwede nyo tawagan. Kasi yan yung malapit sa inyo na branch. So, yung kung hindi nyo naman makontakt yung PhilHealth sa hotline, ito naman yung another option nila, yung pwede ninyo silang i-message or i-text. Ito yung para sa mga na i-verify nyo dahil nawala, pwede nyo silang i-text. Ito yung format po ng text dapat, PhilHealth call back pin verify space your mobile number, tapos dash, details of your concern. Tapos send nyo po sa 0921-63-00009. Apat na zero yun guys. Baka mahirapan kayo. Makikita nyo naman sa screen kung paano yung format. Tapos yun kasi yung paraan para sa pin verify. Hindi ko lang sure kung pwede sa mga register yung wala pang pin number. Pero pwede nyo naman silang i-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph. Ito naman yung subject ng mga subject format nila para sa mga ito naman sa mga nawala yung mga pin. Ito yon. Pin verify space and space name. Ito naman yung para naman sa format naman as subject ng mga magre-register pa lang is yung register space name space city or yung province, pwede rin yung religion. Tas yung sa pagkukuha pa lang na magpa-pin verify pa lang, yung ilalagay yung attachment doon is yung to valid ID tsaka yung picture ninyo na naka hawak nyo yung to valid ID. Kung ano yung isasend nyo na to valid ID na picture, yun din po yung dapat na hawak ninyo sa isang picture na kasama yung mukha ninyo. Tapos isasend nyo na rin po yung PSA ninyo o birth certificate para patunay na kayo talaga yung bawal po yung papautos nyo po sa iba or kay sa kapitbahay or sa family ninyo. Bawal po, kailangan kayo mismo. Ito naman yung sa mga magre-register pa lang yung wala pang PIN or wala pang
PhilHealth number. Ang format ninyo, guys, is yung i-attach ninyo yung PMRF. Ida-download ninyo. Ibigay ko po yung link sa baba yung ano po, yung about sa PMRF, yung sasagutan yung form. Dina-download po yun. Tapos ipaprint out ninyo. Tapos sagutan nyo, ipa-scan nyo po yun. Or kaya picturean nyo. Kailangan malino yung picture. And then, i-attach nyo valid ID. Valid ID nyo to valid ID. Ganun din. Pipicturean nyo, hawak yung valid ID. Then, i-attach nyo rin po dito yung PSA. Yan po. Kailangan nakasagot na yung PMRF ninyo bago nyo iset. Kung taga-ibang bansa kayo, OFW, tas nawala naman yung PIN number ninyo, pwede naman ninyo sa i-email sila sa ofp@philhealth.gov.ph. Ganun din po yung mga format ninyo. Kung ano yung sinabi ko sa dalawa, ganun din po. Tas hintayin lamang po yung reply ng PhilHealth about sa mga PIN ninyo. Kung hindi po ninyo makontakt sa hotline, sa text message, tsaka sa email, kung nahihirapan kayo sa tatlo, pwede ninyo yung i-online request para naman ito sa Cavite, Laguna, and Quezon, yung sa Region 4A. Sa baba po yung link at pwede kayo dyan mag-request. Ituturo ko po sa inyo. Unang gagawin ay i-search ang Pro 4A online request. Pagka-search nyo ninyo, makikita nyo agad yung site na PhilHealth Region Office 4A Membership Online Request Form. Dito tayo magpipill up kung ano yung ilalagay nyong email ay yung sa inyo. At yung sa email na ano ilalagay nyo, itatype nyo ay kailangan magkapareha sa taas. At yung mobile number ay po yung active. Yung sumunod ay kung saang lugar kayo, kung anong province, bawa Quezon, i-click nyo lang ang Quezon and new request. And next. Yan, sa pangalawa na tayo, guys. Local Health Insurance Office, kunwari Gumaca. Click ang Gumaca and then type of transaction. Makikita nyo dito sa type of transaction yung registration, new PhilHealth member. Yan kung wala kayong wala pa kayong PIN or wala pa kayong PhilHealth yan sa registration tayo. Updating of records kung nawala or be-verify nyo kasi nawala. Request of MDR, alam nyo na yan guys, yung MDR. Okay, dahil baguhan tayo, registration tayo. And then, PIN. Kung wala po tayong PIN dahil bago lang tayo, magre-registration pa lang tayo, kaya wala tayong PIN. Kahit wala kayong ilagay dyan, okay lang. And then, i-fill upan po yung member's complete name. Surname. Next is yung first name. At yung middle name. Kailangan complete po yung middle name nyo. Wag po yung shortcut. Suffix kung may junior kayo. Kailangan guys yung pangalan ay kailangan ay complete at walang mali. Yung sex po ay gender po yan. Kung female or male. And then yung birthday. I-roll nyo lang. Pindutin nyo yung date. Tsaka itas nyo kung ano yung birthday nyo. Ito ay sample lang guys. Ayan, tuturo, papakita ko na lang. And then, click po natin yung next. Dito na tayo, what to upload. Basahin nyo na lang ito guys, kasi pag babasahin ko pa isa-isa to, magtatagal tayo. Kaya next na natin. Ayan, ito yung PMRF, Proof of Identity. Ida-download nyo, may link naman dyan. Kung hindi nyo, nyo ma-download, nasa baba naman, ibibigay ko sa inyo. At ito yung format na kailangan nyo na isi-send sa kanila. Yung PMRF and ang valid ID. Pagpapa-scan nyo sa computer shop or printing shop, kailangan ganyan yung format. And then, i-click ang add file. And then, select file from your device.
Pagka-click nyo ito ay, halimbawa, example lang to guys ha, wala kasi akong form. Pare lang to guys ha, yan yung PMRF nyo. Then click, yan makikita nyo na dyan, at upload. Pagka-upload nyo, papasok na yan dyan, ayan makikita nyo. Then next. Ayan. Dito tayo sa supporting documents na. Yan, basahin nyo na lang kasi hindi ko mahaba masyado eh. Nakikita nyo naman. Dito, personal information. Yan yung i-upload nyo na dyan yung PSA nyo. Yung next naman ay identity information. Dyan naman yung katulad ng marriage contract. Kung di kayo kasal, pwede dyan yung binyag, yung sa binyag. Pwede yun. At, or kaya PSA ulit. And then, tsaka nyo isasubmit. Yan na yung last step ng ng Region 4A na online request nila. Is na ituro ko na sa inyo yung pagsagot sa online request ng Region 4A. Kaya kong ituro ngayon. Kung may katanungan kayo, mag-comment lang po sa comment box. Tapos sasagutin ko po yung mga katanungan ninyo. Kung baguhan lang po kayo sa aking channel, please like and share and subscribe. At i-click na rin ang notification bell para lagi tayo active sa bago nating i-upload na video. Thank you sa inyo pang subaybay at patuloy na nanonood sa aking channel. Kaya sa susunod guys, see you and next video. Bye!